Hello mga kaina! Dahil nga Sabado ngayon, araw ng aking paglalaba. At ay nakikita niya naman sobrang tambak ng aking labahin. Isang linggong labahin niya. Di nga pwede maglaba ng araw-araw o kaya twice a week. Para kahit papano ay makatipid naman ako sa kuryente. Buti na lang kahit papano, kahit marami ang aking labahin, madali lang makatapos kasi nga may washing na. Kasi kung walang washing, ay nako, di ko alam kung ilang araw akong aabutin ito sa kakukuskus. At very thankful lang din ako kasi ang partner ko ay mahilig magtulong-tulong sa akin sa paglalaba. Minsan siya pa yung nagbabanlaw at nagtatapos ng aking mga labahin pag alam niya nang napapagod na ako. Habang nga pala naglalaba ako, ay siya nga pala ang nagbabantay sa dalawang bulinggit namin. At yung kapatid ko naman na lalaki, yung nagluluto ng kakainin namin pananghalian. At ayun, ingat na mulsa-mulsa din ako sa mga pantalon at shirt ng aking hubby. Kasi minsan may naiiwang barya-barya ang pantalon at shirt ng aking hubby. Kaya ayun, totoo pamulsa ang person. At ayun, ingat, binabahin pa nga talaga ang person sa pagkakalitabot. Kagaya ko rin ba kayo, mga everyweek ang paglalaba kasi nag-aalangan niya sa pinis ng kuryente baka lumaki kasi nga pag araw-araw ka rin naglalaba na gamit ang washing naku sobrang laki na ang bill na babayaran sigurado so ayun na nga tapos na nga rin ako sa pag-separate ng mga puti at saka sa mga dikulay at i-ready ko na nga yung timba at langgana na aking gagamitin sa paglalaba. At naglagay na nga rin pala ako ng tubig sa washing para mamaya mapaipot ko na yung mga damit ng bata na dikulay. Mahirap talaga maging nanay. Pero mas mahirap yung nagpapakananay ka sabi mo na magpaano-ano. Ang dami ko nga nakikita sa Facebook dahil napapagod na sila sa mga anak nila at pamilya nila. Pumupunta ng ibang bansa para magtrabaho at iiwan yung mga anak nila. Pero pagdating doon, mag-aalaga rin sila ng bata o kaya magkakatulong. Yung ginagawa mo nga araw-araw, igagawin mo rin doon. Ang kaibahan nga lang, doon sa ibang bansa, sumasahod ka ng malaki. Pero sa akin, masasabi ko, mas mahalaga sa akin na alagaan ko na lang ang aking pamilya. Kahit na wala akong trabaho, at ang hobby ko lang ang nagtatrabaho, nakakaya naman namin iraos ang aming pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. At kahit minsan kinakapos kami, nairaraos din namin basta magkasama lang kami. Ilang beses ko na nga tinanong ang aking hubby kung pwede na akong magtrabaho para kahit papano makatulong ako sa kanya. Pero sabi niya, bakit pa daw ako magtatrabaho? Kaya pa naman daw niya kaming buhayin. At isa pa daw, walang magbabantay sa mga anak namin. Kaya napaisip ako, sa bagay, tama naman nga siya. Kung sakaling magtatrabaho ako at kukuha kami ng katulong para sa mga anak namin, baka ano pa ang mangyari. At isa pa, baka yung sasahurin ko, sa katulong lang din mapunta. Kaya mas maganda lang tayo na lang ang magbantay sa mga anak natin. Kasi nasusubaybayan natin ang kanilang paglaki. Pero naiintindihan ko naman yung ibang nanay. Pumupunta sila sa ibang bansa para ikayod at itaguyod ang pamilya nila. Alam naman natin na mahirap malayo o mawalay sa pamilya. Pero kinakaya pa rin nila para mabigyan lang ng magandang buhay ang anak nila. At sana sa mga anak dyan, na nakakaintindi at lubos na nakakaintindi sa magulang, pahalagahan at igalang niya sana ang inyong pamilya. Marami kasi mga bata na halos wala nang pakialam sa magulang dahil nga nawalay sila ng ilang taon at naghahanap ng kalinga ng ina. Kaya ang ending nagiging bastos o walang galang sa magulang nila. Ingat pa na idaldal na naman ang nanay niyo. Pasensya na kung sobrang napadaldal na naman ang inyong nanay. Sadyang naiinis lang kasi ako sa mga nanay na iiwan yung anak nila
para sa sariling kaligayahan nila. Diba nakakaloka yung ganun? Kaya ako, gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Ipapakita ko na mahal ko sila. At sana huwag akong dumating sa punto na bigla akong magsasawa. Sa bagay, hindi naman natin alam ang mangyayari sa buhay natin. Pero choice pa rin yun ng isang ina bilang isang magulang. Kung ang pipiliin talaga niya ay ang pamilya o ang mga kaibigan. Okay na, at tatapusin ko na yung aking nilalabhan. Baka kung saan na naman ako makarating nito sa kadadaldal ko. So ayun lang guys, hanggang dito na lang yung aking video. Kasi nangangawit na talaga yung aking bibig sa kadadaldal. Yun lang guys, sa susunod ulit.